Hello po, welcome back to another baking vlog. Samahan niyo akong mag-bake ng mungo loaf or mungo bread. So, umpisahan na natin. Dito sa malinis na bowl, maglalagay ako ng 2 cups of all-purpose flour. Alright. And then, 2 teaspoons ng instant dry yeast. Okay. And then, 2.5 tablespoon ng white sugar at 3 tablespoon ng milk powder. Alright. And then, haluin po natin ito gamit ang spatula. And guys, nag-add din ako ng 1 teaspoon ng salt. Okay. So, kapag na-mix nyo na po ito ng mabuti, mag-add naman tayo ng 1/4 cup na warm water. And i-add na rin natin yung 1 piece egg. Ayan. Then, i-beat natin. Ayan. Habang hinahalo kasama ng ating mga dry ingredients. Then, kapag nahalo nyo na ito ng mabuti, pwede na nating i-add yung ating 2 tablespoon ng margarine or butter. Ayan. So, pag nailagay na, haluin ulit ito. Ayan. So, guys, kapag tingin nyo well-combined na lahat ng ating ingredients, pwede na natin itong i-transfer dito sa ating malinis na counter table. Ayan, mag-spread lang tayo ng kaunting all-purpose flour. Ayan, and then simulan na nating mag-knead hanggang maging smooth at elastic yung ating dough. Ayan, so ready na ito para i-proof. So yung mixing bowl na ginamit ko kanina, dun ko ulit siya ilalagay. Nag-spread lang ako ng kaunting vegetable oil para hindi dumikit yung ating dough mamaya kapag umalsa na. Alright, so ipuproof natin ito ng 1 hour. Ngayon naman, gawin natin yung ating munggo filling. So dito sa red munggo na gagamitin natin, binabad ko po ito ng 1 oras para lumambot ng kaunti. And then, pakukuluan po natin ito hanggang sa lumambot. So gumamit po ako ng mga 3 cups of water sa pagpapakulo nito. And then, nag-add din po ako ng 5 tablespoon ng brown sugar. Then, habang kumukulo po siya at medyo malambot na, simulan nyo na rin po siya i-smash gamit ang inyong spoon. Ayan. Then, pwede na rin pong maglagay ng 2 tablespoon ng milk powder. Ayan. So, guys, wag lang po kayong titigil sa kakahalo nito para hindi po siya masunog. Then, kapag nadurog na at malambot na and sticky, luto na po yung inyong munggo and then iset aside nyo muna para lumamig. Then, yung ating pinroof na dough, ready na rin po at umalsa na. So, ipunch nyo lang po para ma-release yung air. And then, mag-form po tayo ng square. So, i-flatten lang po natin yung ating dough gamit ang ating rolling pin. And then, tsaka natin ilagay yung ating pinalamig na munggo filling. So, ayan guys. Spread lang natin dito sa ating dough na finorm natin ng pa-square. And then, kapag nailagay na natin lahat ng ating filling, so, i-roll po natin ito ng ganito. Then, i-divide po natin ito into 2. Alright. Then, i-ready natin yung ating loop pan. So, nag-grease po ako ng vegetable oil dun sa ating loop pan para hindi dumikit yung ating dough mamaya kapag binake natin. Then, etong kalahati ng ating dough na dinivide kanina into 2, ikat natin yung gitna. Ayan. So, guys, sundan nyo lang po yung ginagawa ko dito sa ating video. Ayan. And then, ayan. So, i-overlap po natin yung ating dough. Ayan. Alright. So, then yung dulo po, ipipinch nyo po yun para malakpo.
natin, tsaka natin i-transfer dun sa ating loaf pan. Ayan. So guys, ganun lang din po yung gagawin nyo dun sa isa pang dough na natitira. Then, takpan ng kitchen towel at i-rest natin ito ng 30 minutes. Then, after 30 minutes, tsaka natin ito i-bake. Pero make sure po yung inyong oven ay na-preheat nyo na po ng at least 10 minutes under 180 Celsius at i-bake po natin ito ng 30 to 35 minutes. Alright, so after 35 minutes, let it cool muna yung ating munggo loaf. Okay, kapag malamig na, tanggalin natin sa ating loaf pan. Ayan. Then, ayan, so eto na yung ating munggo loaf or munggo bread. So, ikat natin itong isa. Ayan, para makita natin yung loob. Alright, and then kumuha tayo ng isang piraso doon sa ating hinati kanina. Ayan, i-check natin yung ilalim. Alright. Ayan, and then hatiin natin sa gitna. Okay, ayan, ang soft niya. Ayan. So, guys, para sa full recipe po ng ating munggo bread or munggo loaf, makikita nyo po yan sa description below. And kung nagustuhan nyo po yung aking recipe, please don't forget to like, share, and subscribe.